Couple of days na na-stranded ako sa boarding house. Not really stranded, but more on na-stuck ako sa boarding house kasi hindi ako makaka-uwi dito sa bahay kasi nga may flood, mga besh, baha kami, and super drastic yung nangyari dito sa Capiz. And to be honest, nakikita ko sa mga posts, super grabe yung nangyari sa mga iba't ibang mga places. And yeah, Capiz needs help tremendously, mga besh. So yon. Today is Black Saturday and praise God, nakauwi na tayo safely. And yung pinaka ano talaga is that nagsubside na yung baha. Wala nang water sa highway or something. Pero feeling ko sa mga field, meron pa talaga. Papakita ko yan sa video to na may mga places pa talaga na meron pang water, hindi pa totally nagsubside. And currently ang daming sinampay or parang marami talagang siguro mga nabasa ng bagyo or ng baha during the tropical depression yata yung agaton. Hindi pa siya super bagay. Hindi ako sure totally. Pero parang tropical depression yung agaton. And yung bashang pa and everything. But praise God, we are all okay. My family is okay. And yun. Hindi naman pinahay yung bahay namin dito sa President Rojas. But still, syempre, nag-sympathize tayo sa lahat ng mga kumbaga nasalanta ng bagyo through flood and everything. And yeah, I'm so glad I'm home. I'm home. Yay! Yan. Okay naman ako sa boarding house. Okay, pero syempre, puro mga madali ang food lang. Syempre, iba pa rin yung nakauwi ka sa own house mo, diba? Yung nagawa ko lang doon is yung cellphone, kain, tulog, linis, yun lang. Unlike dito, mga makakausap ako, may siyang gising mama, may marinig kang pabili, parang ganun. May interaction. Pero syempre, thankful pa rin ako kahit na hindi ako naka-uwi agad here sa bahay. At least safe yung family ko. Safe ako. And walang nangyaring super dramatic or so tragic sa ating lahat. Syempre sa iba, oo, and we are praying for them to give them comfort, strength, and syempre enough courage to face life again. So, yun. I'm gonna go. Andito kasi ako sa lakas. Yan. Nagpapanya. Kakarating ko lang kasi. Yan. Medyo mainit yung biyahe ko. And yeah, I'm home!
Yun yung ano ko. Yun yung maleta ko. Hindi ko alam kung kailan niya naalis. But, hello, Mr. Sun! Hi, guys! Hi, love! So, we are off to somewhere. We're gonna have dinner outside. Yeah. Then, after that, we are hoping na makakapag-visit kami sa simbahan. So, yeah. Nag-prepare na sila. Hi, Ni! Ni! Nanglilibre si Mama ng dinner, mga besh. Have dinner here at Maribert Inland Resort. So, Buon appetit, everyone! Sarap ng uga! Then, this is the udon. And, yung biko ni Mama kagabi. And, buon appetit! Love! Yumbi! Good morning, guys! So, it's been a while since nakita niyo ako dito sa harap ng vanity dresser ko. And, that is because, ngayon ako mamay. Medyo madilim ba? I'm sorry about it. But, I'm just here next week. Imagine nagmamadali ako mga besh, but I really just wanted to share this product of Watson's na hindi ko alam kung ako lang ba or nauli na ba or whatsoever, but ito siya mga besh. Then ito siya, parang this is actually a cotton puff, pero meron siyang collagen, imagine. Then ito siya, meron siyang collagen. So inside, this one, nabudol ako nito mga besh kasi akala ko 49 or 39 pesos lang. Then all of a sudden, pag check out ko, 100 plus pala siya, minus lang no certain amount. So super mahal niya for a cotton puff. Pero syempre, it has collagen. Hindi ko alam if it really has. So 40 pieces to. Yeah, ito siya. And then I'm gonna show to you yung product mismo. So ito siya. Medyo ano siya. Umbok. Yan. Nakikita kayo. Umbok siya mga besh. Then, normal lang. Normal na cotton puff mga besh. Okay. Ito yung isa sa cotton puff nila. Iko-compare ko siya. Okay. In terms of, ito yung ordinary na cotton puff. Ito yung from Watson's rin. Ito siya. Yan. So, this one yan, super soft niya. Wala kang same texture back and front. Back and front mga besh. Then, yung thickness niya, ito lang. Ito naman, so, yung texture niya, dito sa likod, medyo hard siya or something. Then, ito super soft, smooth, yan. Then, ito yung umbok niya. See the difference? Ito yung normal lang na puff, cotton puff, and this one yung may collagen. Hindi ko sure if really na may collagen to, but I hope so kasi medyo mahal siya. So, yeah, yung difference. Yan. Share ko lang. Share ko lang kasi meron ito ako nakita sa Watson's. Super na-mixer na ko ng Watson's ng, ano nga yun? Yung Watson's ng, dahil hindi na ako sanay sa texture ng Watson's. Sanay, medyo malaki yung Watson's as in mga besh, to be honest. And,
gonna do my usual makeup and gonna my daily makeup routine, and then I'll see you when I see you. Kasi nagmamadali ako, kailangan namin mag-grocery ng boyfriend ko kasi wala nang laman yung tiyangge ni mama. So see you when I see you. Bye! So I'm done fixing myself, mga besh. Nilagay ko na lang kayo dyan ha, kasi nga medyo sumamay ang pakaramdam ko. So medyo nakafeel ako ng dizziness or something. Disclaimer, hindi ako bandas, mga besh. It can't happen. What I'm feeling right now is maybe side effect ng iniinom ko na gamot. Kasi nga, yeah, nagbisita ako sa OB ko. Kailangan ako nagbisita ng OB ko, no? March? March, yan. Nagbisita ako sa OB ko noong March kasi nga I have these irregularities with my monthly period to the extent na nagla-last long yung period ko, 21 days a month, mga besh. Hindi naman tremendous yung bleeding ko. Hindi siya ganun ka-heavy. Wait, please. Okay. Hindi siya ganun ka-heavy, mga besh. It's just that super irregular talaga siya na how come na nagla-last long siya ng 21 days. May mga days na heavy siya, nakakapagpuno siya ng napkin ko. I'm using a napkin. Hindi ako gumagamit ng tampons, mga besh. And then, parang ano siya, parang hindi ko gets. I haven't felt any pain or dysmenorrhea kasi ako yung babaeng legit pag nag-dysmenorrhea, super sakit talaga, mga besh. So, nangyari sa akin, hindi ako nakaka-feel ng dysmenorrhea, pero meron talaga akong bleeding, may spotting, parang ganun. Parang more on spotting siya, mga besh. And sabi ko, nung January, if ganito pa rin February, March, magpapacheck up na ako. Kasi nga, there might be a tendency na meron akong PCOS. So, gusto ko lang ipacheck kasi nga, dati pa, gusto ko na ipacheck if ever I have irregularities with myself, parang ganon. Parang ayokong maging unfair sa magiging asawa ko later on na hindi pala ako makakapag-conceive ng baby. Pero, yung plano kong magpa-check up about that is that mas napaaga na materialize dahil sa nararamdaman kong or na-experience ko na spotting. So, what I did is nagpa-consult ako sa OB-GYN, and I was really, really, really scared about it kasi nga, you know, the real girls, if hindi pa kayo nakakapag, you know, natatakot kayo sa mga possibilities. So, instead of vaginal, I'm sorry, that XPG yung term. Instead of vaginal ultrasound, ginawa sa akin is transrectal ultrasound. So, sa anus, ano pang other term ng anus? Sa rectum, yun. Sa rectum yung ano ko, yung ultrasound ko. Kasi nga sabi nila, hindi naman siya makukuha sa abdominal ultrasound kasi nga there might be a tendency na hindi siya malocate or ma-detect if ever may something wrong within my, you know, reproductive organ. So, after that, I'm nagpa-transrectal ako at super scared ako, mga besh. Super hirap. Kasi naka-mask ka, naka-face shield ka, pero wala kang choice kasi nga it has to be like that for the healthy protocols. So after that, it happened. Sabi ng ano ko, parang ano ka lang daw, magpapalabas ng samahan ng loob. I'm speaking about the, you know, the poops or something. And sabi ng doctor, kaya ng 14 to 15 years old. So, sino naman akong 27 years old na mag-i-inerte sa harap ng doktor kung kaya naman ng 14 to 15 years old? So, what I did is, pinigilan ko yung iyak-iyak ko, yung pag-inerte ko, para smooth transaction lang. Then, after that, doon nakita na everything is normal, my ovaries are normal, even walang manakitang mayoma or mga bukol or something, wala. Except lang na medyo manipis yung aking endometrium or something, parang ganun. Manipis siya. Pero other than that, okay siya.
dahil nagpa-check na ako ng cholesterol ko, ng lahat. Kasi baka daw, baka cause, another cause ng aking bleeding is because I have a fatty liver or something. But luckily, hindi naman ganun. Hindi. So, the moment na pinakita ko sa doctor, alam ko na yung mga, na-research ko yung mga terms na mga besh kasi hindi ko gets. So, doon nakita yung thin. So, kailangan ng exercise, ng healthy diet, and meron siyang pinainom na bulok. Na bulok. Meron siyang pinainom na gamot. So, yung pinainom sa akin na gamot, hindi siya pang PCOS. So, praise God, it is not PCOS. Yung PCOS is yung polycystic ovarian syndrome. So, usually sa mga girls, merong PCOS ay nahihirapan mabuntis or merong irregularities, merong hormonal imbalances na nararamdaman. In my case, yung binigay sa akin, instead of pills, ay parang pampataas ng progesterone ko. Dofaston yata yun. At yun ang rason, usual side effect ng dofaston ko is ito. Medyo nahihilo ako, headache, nasusuka. Yun daw yung ano, usual na side effect niya. Actually, sa first month, kung nag-start ako March 15 to 25, kasi normal cycle daw. So, start ako March 15 to 25, then I'll expect my menstruation or my monthly period on the 28th up to April 1st or April 2nd. And during the first 10 days na yun, meron akong mga spotting na nararamdaman. Times na dinudugo ako mga besh, pero minimal, very minimal. Then, after which, sabi daw, usually may mga discharges then after. So, after that, as expected, March 28, nagka-period ako. And super, super heavy ng bleeding, mga besh. Nag-last yung period ko up to 6 days. Kasi nga, meron pa siyang nare-reseta once mag-go on pa yung bleeding ko or mag-prosper pa siya more than 7 days, I'll take that medicine. But praise God, hindi na siya. Nag-stop siya on my 6th day. And usually, I have this 5 to 7 day period before pa. And during those 6 days, mga besh, super severe yung pain. There were even times na gusto ko na lang matulog, gusto ko nang humiga, gusto ko na lang umuwi, gusto kong umiyak kasi super sakit, mga besh. Super, super, super sakit ng puson ko. And super lala ng dysmenorrhea ko. So, but, as in nakakapag-change siguro ako every 3 hours or 4 hours ng napkin kasi nga uneasy na siya sa akin, no? Super heavy ng period ko. Meron nga times nga namamansya na yung clothes ko, yung uniform ko, yan. But, praise God, okay na siya. Then, ngayon naman, yung second month ko na i-take yung dofaston. And, I'm hoping that progress that I'm feeling right now will go on. Parang magiging regular na ako ulit. Hindi na ako makakaramdam ng too much bleeding or super long longevity ng period ko. Hindi na ganun kahaba. I really hope and pray for that. And I'll be having my follow-up check-up or next appointment ko kay Doc is, I guess, May, first week ng May. Hanapan ko siya ng schedule that na makakapag pa check up ako kasi nga gusto ko rin i-follow up yung progress kay Doc if I will still, kasi nga binigyan niya na ako ng gamot up to April. So I'm starting my medication again from April 15 to 25 para daw malaman natin na, kasi alam niya mag-Holy Week, so tendency niya ako makapag-follow up, check up, so ganun yan. So wala tayong PCOS, mga besh. I even told her, Doc, can I conceive or can I bear a child? Or I'll be able to bear a child, something like that. And she said yes. And yun lang yung concern niya, yung diet ko. Kasi nga, there might be a possibility during my pregnancy na tumaas yung cholesterol ko, tumaas yung sugar ko. And ayaw natin yun. Ayaw natin ma-raise yung self natin at yung baby sa womb natin. So sabi niya, overweight ka na kasi, so once nag-bear ka pa ng child and you're gonna gain more weight, so tendency niyan baka ma-premature yung baby or magka-inclam siya ka. So yun yung
yung pinapam, hindi niya ako binigyan ng mga gamot para sa cholesterol, sugar, kasi nga okay naman yung mga results ko doon. Yun lang, proper diet, proper exercise, and the rest is history, mga besh. Kaya nakakaramdam ako ng hilo or something, hindi dahil buntis ako, kundi dahil may iniinom ako na gamot para ma-normalize yung menstrual cycle ko. Yun yung pinaka-purpose niya. Mabalik yung normal menstrual cycle ko, mga besh. And of course, bawal yung stress. As possible, hindi ako pwedeng ma-stress ng bongga kasi nga, it may affect my hormones, nakakapag-cause ng hormonal imbalances. So, it is a no-no for stress. Kaya sa mga girls na katulad ko na hindi pa nakapag-check, papa-check up, or meron kayo nararamdam na irregularities during your menstruation or monthly period, don't hesitate to consult a doctor kasi nga, at this age, 27 na ako mga besh, I'm turning 28 on November, it is really a need para magpa-check up tayo kasi nga, iba pa rin yung prevention kaysa sa cure kasi nga, at kung cure, minsan, hindi mo alam if it will really cure you. Unlike kung prevention pa lang, at least hindi ka naabot sa pagpapagamot na kasi nga, kailangan na. So, this time, nagpagamot lang ko dahil gusto ko at saka, syempre yun, may naramdaman na rin akong symptom. Kasi, sabi nga ako, hindi ka pa nakakaramdam ng mga bleeding or something, hindi ka rin magpapacheck up. So, thankfully, okay na. Hopefully, magtuloy-tuloy siya this month na ganun lang siya, hindi ako makakaranas ng longer beards or anything. So, that's it, mga besh. So, sinasabi ko sa inyo, kung natatakot kayo magpa-check up, wag po. Hindi po nakakatakot magpa-check up. Medyo, okay lang sa amin kasi may insurance kami. Medyo magasto siya, pero mas okay na yon na ma-detect mo ngayon pa lang kasi. One more thing, may nakasabay kasi akong nagpa-ultrasound and during the ultrasound, narinig ko na mayroon mga bukol inside of her and it cannot be cured through medicines na. So, kailangan ng kunin and everything. And she was like 17 or 18, super bata niya pa. Pero ganun na yung nangyari. Good thing na agapan pa kasi dumapting yung point na gusto niya nang mag-bear ng child tapos hindi pala siya pwede mag-bear ng child kasi nga because of the bukol or something. So, yun lang yun mga besh. So, baba na tayo. It's 11:20. Mamaya na tayo mag-grocery pagbalik ko. See you and see you. Bye! Cake from Bake With Love by Chris May and mga braso de Mercedes at ang biko ni Mama kahapon. So, let's eat! Bon appetit! Super soft. Nom!